Pinag-aaralan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang rekomendasyon na magpatupad ng total lockdown sa mga barangay na hindi sinusunod ng umiiral na enhanced community quarantine. Bago ang lahat mga kaabante, huwag kalimutang mag-like at mag-share ng aming mga video at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Inihayag ni Secretary to the Cabinet Carlo Nograles na pinag-aaralan na ng IATF ang magkakaroon ng total lockdown sa mga lugar na maraming pasaway. Kasunod ito ng mungkahi ni Department of Interior and Local Government Undersecretary for Barangay Affairs na si Martin Dino na gawing total lockdown ng mga barangay na maraming pasaway at hindi sumusunod sa stay-at-home policy sa harap ng krisis sa Coronavirus Disease 2019. Sinabi ni Nograles na kasama ang mungkahi ni Dino sa mga pinag-aaralan ng IATF at wala pang napagpapasyahan hinggil dito. That's one of the recommendations that we are putting in the list of recommendations na pinag-aaralan. Pero kung ano yung magiging hakbang ng IATF, pinag-uusapan yan, then we will come up with a decision. Ani ni Nograles, para naman sa mga local government units na hindi maayos na may papatupad ang social distancing sa mga palengke, sinabi ni Nograles na maaaring gumawa ng ordinansa ang mga local executives para sa mahigpit na implementasyon ng social distancing at para hindi makahawa ng virus. They can pass ordinances their own local laws kung gusto nilang mas mabigat, mas mahigpit o mas matinding parusa para madisiplina ang kanilang constituents. Dagdag ni Nograles, matatanda ang naging usap-usapan sa social media ang Blumentritt at Balintawak Market nitong nagdaang araw dahil sa pagdagsa ng mga mamimili na tila nakalimutan na ang social distancing. Dahil dito ay inaksyonan ng Quezon City at Manila LGU ang nasabing issue. Tanging pagbebenta lang ng bulto o wholesale at pagbagsak ng mga produkto ang pinayagan sa Balintawak Market. Nakipagkasundo na umano ang local government unit ng Quezon City sa mga may-ari ng tindahan sa Cloverleaf, North Diversion, Rearview 1 at 2, Wilson's, Edsan, Bagsakan at MC. Bilang ayuda sa mga stall owner ay mabibenta ang kanilang mga paninda sa Quezon City Fresh Market on Wheels program. Samantala, matapos lumabas ang larawan na dinagsa ng mga tao ang Blumentritt Market sa kabila ng enhanced community quarantine, naghigpit ang pagpapatupad nila ng social distancing sa nasabing palengke. Marami ang mga nakabantay na opisyalis at pulis upang maipatupad na maayos ang social distancing. Nagdesisyon din ang Manila government at tatlong entry at exit point of Buksan at ito ay ang Blumentritt Corner Rizal Avenue, Leonor Rivera Corner Antipolo at Blumentritt Corner Aurora Boulevard. Sa paglilibot naman ng Abante team sa Makati, nakuhaan ang lagay sa Comebo Market kung saan ay dagsapan ng mga mamimili kahit na mayroong mga nakabantay na pulis sa paligid. Ikaw ka Abante, anong masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment na at muli, huwag kalimutang mag-like at share ng aming mga video at mag-subscribe sa aming YouTube channel.